Okay, so kanina, pinapuntahan natin kay Erica yung si Kuya John at saka si yung si Trisha, yung anak niya, yung binigyan natin yung helmet. At yun na nga, yung pumunta doon si Erica. At ayun, Erica, ano ba yung nakita mo doon? Pagpunta ko doon, nakita ko yung bahay nila na sa gilid siya ng ilog. Tapos, tumagilid na nga gawa ng lindol doon ko daw kagabi. Tapos, si Trisha, nakikita ko siyang sumasagot siya ng ano niya, ng sa module niya sa phone. Tapos, naka-steady lang dun sa charger. Eh, tinanong ko siya, sabi niya, pag tinanggal daw, nalulog, but parang kailangan niya naka-charge lang talaga. So, siyempre, pinatawag natin sila, di ba? Pinatawag natin sila uli ngayong araw dahil gusto kong makausap yung mama niya, yung si Kuya John uli, at saka yung anak niya, si Trisha. Nandito na sila at ayun, yun. Trisha, kamusta ka? Okay. Yun, at siyempre si Kuya John. Kuya John, kamusta ka? Kamusta naman yung helmet na binigay ko? Maganda, sir. Maganda, okay. Ate, kamusta po kayo? Anong pangalan niyo po? Hi, Wilma, sir. Eh, totoo ba yun na si Trisha nag-aaral tapos kapag nag-online schooling siya tapos yung cellphone na ginagamit niya naka-steady lang sa charger kapag nag-aaral siya. Totoo yan? Totoo, sir. Bakit? Ano po yung problema ng cellphone niyo? Ang problema talaga, sir, nung battery, sir. Mm-hmm. Pag tinanggal mo siya sa charger, hindi na magagamit siya. Bakit naman? Kasi sir, magkukulaps na siya sir eh. Hindi na siya pwedeng gamitin. Yung cellphone? Yes sir. Yun lang pang pinagtsatsagaan ngayon eh, ano? Yes sir. Ni ano, Trisha sir. Trisha? Yes sir. So kailangan naka-steady siya sa sasaksakan? Yes sir. Yes sir. Para magamit yung cellphone niyo. Asa yung cellphone niyo? Hindi niya dala? Hindi sir, kasi lobat na sir eh. Nalulobat yun, hindi, yes, nyo, as hindi nyo talaga siya pwedeng dalhin. Kailangan naka-steady lang siya doon sa saksakan. Yes na? Sir, naka-steady lang talaga siya sir. So, pinagtitiyagaan lang sir. Nahirapan si Trisha doon sa pag-aaral niya. And anong grade na pala ni Trisha? Grade 4 na siya sir. Grade 4 na. Kamusta naman yung ano niya, yung pag-aaral niya? Mataas naman ba yung ano niya? Okay naman po sir, mataas naman po sir. Masipag naman masipag siya. Masipag naman siya sir, mag-module sir, mag-aral sir. Mm-hmm. Inuuna niya ang pag-aaral bago sir ang laro. Okay, sige. Ngayon ganito Ate Wilma, Kuya John, kaya ko kayo pinatawag dahil yun na nga, pinapunta ko kanina si Erica doon at nakita ko naman na totoo yung sinabi mo na nakatagilid na nga yung bahay mo doon gawa nung lumindol pa nung nakaraang gabi. Oh, kagabi pa ngayon, di ba? Kagabi yun. At nakita natin yung pangailangan mo doon na yung sa cellphone ng anak mo na si Trisha. Okay. So, naisip namin na Kuya John, para sulit na lang yung pagtulong, Ate Wilma, isahan na lang yung pagtulong namin sa inyong pamilya, pinagkalooban namin ng isang cellphone si Ate Trisha. Yeah, di ba? Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Sige po, wala ka naman po. At deserve po ni Trisha na magkaroon ng bagong cellphone kasi masipag naman siya sa pag-aaral niya. At siyempre, nakita naman namin na mabuti kayong mabuting tao kayo at maayos yung pagpapalaki niyo sa anak ninyo, mabait yung anak ninyo. Kaya, ayun, regalo namin sa inyo ng Team Dinso at siyempre mula sa sponsor natin na nagpabili ng cellphone para kay Trisha. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Makapag-module na din, sir, yung anak namin nung maayos na hindi nakasaksak. Mm. Hindi kami nagagamagam na baka sumabog kasi laging nakasaksak sa kurente, sir. Mm-hmm. Thank you, sir. Sige po, at huwag po kayo mag-alala at ito na nga yung bagong cellphone ni Trisha na ibibigay niya. Erica, bigay mo na yung cellphone. Ito yung hiragana namin sa iyo. Diba? Oh ba yun? Oh, si Trisha. Sige na, saan mo na.
Trisha, huwag ka umiyak. Alam ko kailangan mo yan, Trisha, di ba? Kailangan mo yan at gustong-gusto mo magkaroon ng cellphone, di ba? Nagiyak na sila para kay Trisha, di ba? Natutuwa kami, sir, kasi yung anak namin talaga desididong mag-aral, sir. Kaso nga lang yung sa cellphone talaga, sir, hindi namin kaya talaga mawalang ganyan, sir. Ito lang kayo natin at nangyisa naman na nakikita ko naman yung pangailangan nito dahil pinuntaan niya natin yung bahay niyo kanina at nakita ni Erica yung sitwasyon nito. Kaya hindi po kami nagdalawang isip na tulungan po kayo. Maraming talagang salamat, sir. Hindi po lang. Dahil sa inyo, sir, hindi makakabol sa module niya yan, sir. Hindi talaga. Sige po. Ayan na po, ate. Umaganda na. Tuwa na si Trisha, may bagong cellphone. Pag nabito na yan, hindi ka na magtitiis sa ano. Yung nakastay lang siya sa aray. Nakastay lang yung charger sa ano mo. Thank you pa kay ma'am. Sabihin mo, thank you po. Maraming salamat mo. Thank you naman. Nakakatuwa na kasi na-appreciate niya kayo. Sa malit na bagay lang. Marunong ka pong gumamit yan. Pagka wala kang medyo nahirapan, kapaturo ka dito kay ate mo, ano, Erica, kasi nandito lang naman siya. Punta kayo dito. Pwede kayong pumunta dito at kung walang internet sa inyo, mayroon ditong wifi. Pwede kang mag-open ng wifi dito. Nakonect na yun dito sa wifi. Pwede kang tumampay dito. Tambay kayo dito at kung kailangan mo ng tulong sa pag-aaral, dati ate Erica mo para magturo sa kanya ng ano. Pag wala namang masyadong customer dito, tambay ka dito. Pag walang ginagawa. Ha? Pakabait ka, Trisha, kasi... Gamitin mo sa tama yan, ha? Sige, kuya, ano lang, tiyaga lang talaga at... ang importante, ang anak buhay natin ay marangal, tapos pinapalaki nyo ng ano, pinapalaki nyo ng isang maging mabuting tao, si Trisha. Yun na lang sigurong tanging kayamanan na pwede nyong ipamana kay Trisha yung anak niya. At si Trisha naman, siyempre gagalingan niya yung pag-aaral para pagdating ng panahon, makakatulong siya sa inyo, di ba, Trisha? Sabi ko nga sa kanya, sir, na yung aral niya, yan ang yaman niya. Huwag niya kaming gayahin na hindi kami nakapun. Kasi mahirap ang sitwasyon. Sabi niya, ang gandang bahay, sabi ko, magkaroon ka maigi habang. Huwag niyong pangarapin ang magandang bahay. Ang pangarapin niyo ay isang masayang pamilya. Hanin mo yung bahay na bungalow, o magandang bahay kung ang mga nakatira naman doon ay magulo. Doon na lang tayo sa bahay na kahit na maliit, ang importante nagmamahalan kayong mga yun na kami amin. Sabi ko sir sa kanya, mag-aral ka maigi pag makatapos ka magandang pun makakakuha ka ng oo, makatulong ka. Trisha, gagalingan mo na lang ha at ingatan mo na lang yung munting regalo namin sa iyo at nandito lang kami. Pag may problema kayo, huwag na kayong mahiyang lumapit sa amin. Okay? Okay. Magpasalamat tayo sa nagbigay kay... Sino nagbigay? Ma'am Jay. Ma'am Jay! Isa sa mga solid sponsor natin. Thank you ka. Maraming salamat po. Ma'am Jay. Ma'am Jay. Okay, walang ano man, Trisha. Siyempre, Team Dinso ay laging naka... Laging handang tumulong. Thank you pala kay Kuya Henry kasi siya yung... Bumili nito, pinunta niya talaga kahit malayo sa kanila. Okay. Thank you. Shout out kay Ma'am, kay Ma'am J. Kay Ma'am J, shout out at kay Henry Undago. At sa inyo, Ate Wilma, kay Kuya Jun. Maraming salamat, Ma'am, sa binigay niyong tulong sa anak ko. Makakapag-module na wala ng charger. Thank you rin po, Ma'am, sa tulong niyo, Ma'am. Di po namin kalilimutan yan hanggang kahit. Magbantay po pa namin. Maraming po salamat talaga. Sige po. Pasensya na lang, sir. Talagang pasensya. Okay lang po. Walang problema. Iyak ito, sir, ng kaligayahan. Kahit kami mahirap. Basta, sir, wala na nakakasakit. Thank you, sir. Oh, tama po yan. Thank you, sir. Kahit mahirap, basta wala na sakit. Sige, Trisha, bye-bye ka na. Bye. Trisha, at... Bye-bye. Ikaw. Bye-bye na. Thank you. Sige, sige, ingat. Sige, bye-bye. At siyempre, sa mga... Ayun, dito na natin tatapusin at hanggang sa muli and... Peace.
Yun.